Ito po ay monster o isang inumin na nakalalasing at binigyan in-experimento po yan na kung saan ay sinunog nila yan at tinunaw. At nang matunaw yan ay naging asukal o yung malamot na alubiban. Pero supposedly inumin na nakalalasing. Tapos po, dun sa kanilang advertisement, malinaw na kasulat dito, okay, unleash the beast. Ito po. Unleash the beast. Mula sa pag-inom daw ng inyong monster drink na to, ia-unleash mo ang beast. Sino ba yung beast na yun? Sino ba sa Bible? Maaari ang ilan ko ay hindi na nakaalam, ngunit maraming mga inuwi. Bagamat hindi available dito sa ating bansa, ating ba rito, pero sa mga investment in European nations are commonly being sold out sa mga stores. Maaari sa atin po, mga inuwi na kalalasing ay hindi dito na rin, pero maging mapagmatsyaga pa rin po kayo. Patuloy at patuloy. Yung iba pong mga inumin ay may mga ganitong uri ng mga senyales. Mag-ingat po kayo kung sa iniinom nyo, whether ito ay nakalarasing or sasabihin na energy drink lang. Pero maging mapagmasin po ang bawat sasabihin. Pero Brother Nelson, sa Bible, alam ko meron po doon na kung saan si Jesus Christ ay nag-uminom din ng alak. O gumawa din ng alak. Totoo po yan. Sa John 2:10, Jesus drank wine as well. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilag. Ito po yung insidente na kung saan ay kasalyata o birthday ng kanyang kaibigan at pagkatapos ay nag-ano si Jesus Christ ng alak, gumawa siya at tinainom niya doon sa mga bisita po sa isang okasyon. Bagamat doon po sa ginawa ng ating mga Panginoon si Kristo, sa kanyang pagpainom ng alak na yun, iniwalay niya yung mga alak na mabuti. Hindi ko lang po at dating alam kung ano yung alak na mabuti sa panahon na yun. At yung masamang alak ay kanyang iniwalay. Sa madaling salita, yung mabuting alak siguro ang hindi na nalalasing o hindi na masasama. Pero dito sinabi niya sa John 2:10 at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak at kumakainom ng mabuti ang mga tao ay sa kanila inilalagay ang pinakamasama. Itinitinila na ang mabuting alak hanggang ngayon. Maraming confusing sa totoo sa ating pag-aaral. Bakit inulay yung mabuting alak at tapos may masamang alak? Sa ngayon po, hindi ko yung alak kung ano po ba ang mabuting alak. Yung bang po ba ay mabuting alak? Yung bang ating sinasabi nila yung nakukuhang derecho o yung wine is so good. Ang ating pong santa sinya ay alak. Pero ilang percent lang po yan. Katas na ubas. Pero yung mga katas na ubas na ginalangaluan pa ng alcohol, ng malt, o ng iba't iba pa pong mga ano, ay masasabi natin masama. So sa ngayon po, hindi natin alam kung ano ang masama alak o mabuting alak. Pero sa ating kung ganang-ganang pananaw po, ano mang alak, kapag ka po natin tinake in excess of our capability, kung sobra at hindi kaya ng katawan natin, masama. Magdudulot ng kalasingan, magdudulot ng iba't ibang epekto sa ating katawan, physical man, mental man, at spiritual man. Kaya sinasuggest ko po sa inyo, kung kaya naman po na magpigil sa pag-inom, pansamantala lang po yan, malalasing kayo, masasarapan kayo. Pero ang epekto,
ang sinilipo. Pangatlo, na kung sa translation of this word, the Christian must avoid, as in sabi ko, usong-usong po ito ngayon. Marami po ako nakikita. Marami po ako dito natutuwa sa kanilang ginagawa. Maaaring na po sa akin, mayroon po dito. Mga kibata po talaga sa sinasabi ko po, kapag ako ay nakakita na isang tao na mayroong tato galing sa kulungan, takot na takot po ako dyan. Tatay ko po, may isang maliit dito, tato. May nakasulat sa tatay ko, may matandaan. Sabi nila, galing na ito man, may patuloy na sa kulungan. Which is true naman po, nung nabataan natin eh. Paglabas, kailangan may patuka para pakita mo sa tao ang matapang ka. Pero sa ngayon, hindi na po. Common na. Si Aling Petra, matanda, hindi bagay na itato. Sulat sa report. Si Mang Pidyo, may tato. Kung sino-sino pa. Yung bata na nag-aaral, may tato. Iba-iba nila na sa katawan. Nakikiuso lang kami, brad. Tattoo is art. Piercing is art, sabi daw nila. Pero alam niyo ba yung art na yun? Kung anong pinagmula, kung saan galing po.